Mas maingay na po ngayon sa Divisoria, mga kapuso. Marami na po kasi ang mga nagbebenta ng mga torotot sa mga bangketa. Nagkalat na rin pati ang mga bilog na prutas at iba't ibang pinaniniwalaang pampabuenas. Mula sa Divisoria, nakatutok live si Maris Umali. Maris? Mel, baka nagtataka ka kung anong hawak ka. Hindi ito serbesa o beer, kundi patunay kung gaano kamalikhain ng mga Pinoy. Dahil itong hawak ko ay isang klase ng malakas na torotot. O, pakinggan niya. O, di ba? Ang lakas. At dahil nga medyo kakaiba yung itsura niya, ito raw bukod sa pagagangnam, ang patok ngayon bukod sa iba't iba pang klase ng mga pampaingay at pampaswerte ngayong papalapit na ang bisperas ng bagong taon. Sa bukana pa lang ng Divisoria, bubungad na ang iba't ibang klase ng torotot. May mga air horn na sa lakas na tunog, kayang tapatan ang busina ng jeep o kahit pangaraw ng bus. 40 hanggang 65 pesos ang presyo nito, depende sa husay mong tumawad. Hindi siya iniipan. Hindi ka Wala pang ilang minuto, nakabenta agad si kuya. Mas safe. Madali lang ganun din na yung sakit sa ano, panga, pantanggal ng malas. Meron din namang maliliit na torotot na malakas pa rin ang tunog na 10 pesos ang isa. Merong malaki na 3 for 100. Meron ding tatlong torotot in one na may disenyong bola pa, 3 for 100 din. Hindi rin mawawala mga old style na torotot na 5 pesos ang isa. At ang pinakabagong disenyo ngayong taon na patok sa mga namimili, ang hugis serbesa na 3 for 100 din. Ayon sa mga nagbebenta, mas magandang pansalubong ito sa bagong taon kaysa magpaputok. Siyempre, magpaputok. Sinisindaan nyo, may apo yun. Ito, wala kihipan lang ng mga bata. Pero paalala pa rin mga kapuso, hindi rin 100% safe ang torotot, lalo na yung mga tradisyonal na may kahoy na parang pito sa loob. May mga naibalita na po kasi tayo dati kung saan natanggal itong parang pito na ito at nalunok ng gumagamit. Kaya dapat pa rin maging maingat sa paggamit at siguraduhin hindi kalidad ang bibilhin ninyong torotot. Siyempre dahil papalapit na ang bisperas ng bagong taon, patok din ang iba't ibang klase ng mga umano'y pampaswerte. Nariyan ang mga damit na may polka dots. Ang duster, 150 pesos ang isa. 2 for 150 naman ang mga blouse. Ang doll shoes na may polka dots, 180. At pati bag, may polka dots, 200 pesos ang isa. Sadya po talaga mabili ang polka dots pagdating ng December. Kasi po, di ba, sabi nga kapag bilog-bilog, pera daw po. Dahil ang 2013 ay Year of the Water Snake, iba't ibang klase ng figurine na hugis ahas ang binibenta mula 75 hanggang 250 pesos. Meron ding iba't ibang klase ng Lucky Charms na pulsera sa halagang 50 pesos. Ito po yung ganito, for good health ito. Okay. Ito naman puti, for peace of mind. Okay. Itong isa, combination ng snake at dragon. Ano pong madadala nun? Swerte. At matumalma ng benta sa ngayon, hindi mawawala ang mga bilog na prutas na magdadala raw ng kasaganahan kapag inihanda sa medianoche. May kiyat-kiyat na 50 pesos isang kilo pero sa susunod na araw ay aabot pa raw sa 70 kada kilo. Meron ding peras at mansanas na 3 for 50 pero pwede raw umabot ng 5 for 100. Mel, wala raw masama kung susundin natin ang mga pampaswerte pero wala pa rin siyempreng tatalo sa sipag, tiyaga at panalangin para talagang swertihin ngayong taong 2013. Happy New Year, Mel! Teka muna, Maris. May tanong ako sa'yo. Maris, bawal sumubok ng torotot? Well, Mel, ang pinapasubok actually kapag talagang bibilhin mo na. Pero kung susubukan mo lang kasi syempre maghahalo-halo yung laway dyan. Ayun lang, hindi na siya magiging hygienic, ano? Oo, paano yun? Siyempre, bago mo bilhin, well, gusto mo mo nang mapakinggan. Kapag talagang bilhin, susubukan mo yung bibilhin mo. Pero kung talagang porsigido ka, pwede mo rin siguro ipatry dun sa tindera. Ay, naku, ganun din yun. Maganda yan nga, Toroto. Punasan na lahat, lagyan ng alcohol. Tawa. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.